Santa Chura na naman resandok mo. Karakal mo reklamo, tabakan da kayo eh. Ikit tabakan. Siya po si Debs. Ako po si Boo. Ngayong umaga pong ito, kami po ay magluluto ng asadong dilang baka. Ito po ang kanyang mga ingredients. Ayan po siya. Ito po ang aming napakalaking dila ng baka. Tingnan po ninyo. Isang large. Kailangan mainit na mainit muna ang ating kawali bago natin ilagay ang ating mantika. Para hindi magdidikit. Lagyan na natin ng oil. Kailangan madaming oil ito kasi magpiprito tayo ng... I-deep fry natin. Iprito po natin ang ating ox tongue. Oh, bakit muna natin siya piprito? Bakit? Para maalis talaga yung lansa niya. Para maganda siyang slice, mamayang malambot na siya. Diba? Okay. Let's wait for 4 minutes. Tapos, ibabaligtad natin. Dadagdag tayo ng another 4 minutes. Hanggang maging golden brown. Okay. Ibaligtad rin naman natin sa kabila para maging golden brown din. Okay, after 10 minutes, eto na po siya. Golden brown. Oh, tapos na naprito. Ngayon, palalambutin na natin yan. Using pressure cooker. Buo po natin siyang ipipressure cook. Para pag ini-slice natin, buo pa rin. Hindi natin siya ipipressure cook na naka-slice na. Kung hindi, magsasalbag ang kanyang laman. Oh, sige na. Isa pong ano yun. Sangkapan na natin. Okay. Lalagay na natin ang kanyang mga ingredients. Ito po. Kasi mag-aasado tayo. Okay. Ito po ang kanyang bay leaf at ang kanyang oregano. Yan. Siyempre, lagyan natin siya ng toyo. Tansya-tansyahin nyo na lang. Nasa sa inyo na yun. Lagyan nyo ng suka. Suka para maalis ang lansa, siyempre. Konti munang suka ito kasi magkakalamansipa tayo dyan, di ba? Ngayon, lagyan na natin ng tubig. Palambutin na natin siya. Yan. Tamang-tamang nakalubog sa tubig para hanggang sa taas, lalambot talaga siya. Okay, takpan na natin. Oh. Pag nag-whistle ito, count tayong 40 minutes, ha? Para malambot talaga siya. Okay, after 40 minutes, eto na po siya. Yan. Yan. Eto na po. Malambot na po ang ating lengua. Okay, i-slice na po natin at papakita natin kung paano natin siya igigisa. Ito na po ang ating ano? Ito na po ang ox tongue natin. I-slice po ni Debs. Siya ang mag-i-slice ng kasing sexy niya. O, slanting yung ang pag-slice niya na. Dapat sexy. Mainit, hindi ko maano ito. Mahawak-hawakan. O, ito. Ialisin muna natin yung bones. E, debone muna natin. Okay. Ngayon, slice na natin. Gawin natin parang mahaba ang mga slices niya. Oo. Kuha ka ng plate. Yan po ang laman ng ating... Yan, ganyan ang pag-slice ng beef or ox tongue. Napaka-juicy niya, di ba? Oh. May idea na po niyan kayo para sa mga coming holidays. Yan, pwede rin pang Noche Buena yan. Dahil October na, mag-start na po talaga tayo mga pagkain pang Pasko, pang holidays. Isa ito, itong lengua, asadong dila ng baka. Meron din po kaming nagawang white sauce na lengua de blanco, blanca. Kung gusto po ninyong gayahin, meron na po kaming video na nagawa. Click lang po ninyo ang aming link sa taas. Okay, let's sige. Do it. Mag-gisa na tayo. Isutin na natin. Ito na.
ang ating slices ng ating ox tongue. Okay, mag-gisa na tayo. Siyempre, oil muna. Start muna sa garlic as usual. May idea na po ba kayo para sa Noche Buena nyo? Ikaw, Debs, meron ka na? Ayan. Ito. Isa sa ating mga paboritong ihanda para sa ating table sa pang Noche Buena. Kaya, ini-start na po natin ngayon. Since na bare months na tayo, lahat ng i-vlog natin ngayon eh para sa nalalapit na holidays. Okay ka ba, Bu? Oo. Tsaka, nararamdaman nyo na ba ang simoy? Oo, hanging amihan. Meron na, di ba? Ang sabi nga sa Kapampangan, yung hangin ng amyam. Amyam. Nararamdaman na natin pag umaga. Meron na siya, itang diba? Aangin-angin keng lupa mo. As ng anya, manipakiramdam. Oo, diba? Malamig diba? Na ang simoy ng hangin. Tomato paste po ang ilalagay natin. Mga 1 1/2 tablespoon. Huwag natin pakadami. Ang secret po nito, huwag natin i-overuse ang ating tomato paste. Kasi hindi masarap pag sobra. Siyempre, ano lang yan? Anong tawag doon? Mild. Kasi pag nasobrahan, hindi na, makulay nga siya, pero hindi siya masarap. Oh, igisa na nating mabuti yung ating tomato paste. Ito. Ang secret niya. Medyo nalangmis na yung tomato paste. No? Ibig niyan po sabihin sa nalangmis eh, medyo nasunog-sunog ng konti. Kasi yung yan yung tutong-tutong ng tomato paste, yan po ang masarap na flavor. Yan ang nakakasarap. O ngayon, lagyan na natin ng seasoning. Dekeninin! Dekeninin sa ating gamit. Ayan. Ganyan lang po. Mga 1 to 2 tablespoon lang na seasoning eh. Magdadala na ng naiibang sarap. Okay. Ilagay na natin ang ating malambot na lengwa. Hatiin mo muna. Ayan. Maglagay ka sa gilid. At saka ilagay mo sa gitna yung isa. Yung natira. Ngayon, i-arrange natin para maganda pag bubukal-bukal siya at tabunan natin mamaya ng kanyang ginilid na sibuyas. Yung mga nagisa. Tambunan mo na. Tambun mo yan. Ito. Kailangan natin ilagay sa taas ito. Tapos, ilagay natin yung pinagkuluan. Okay, lagay natin yung pinagkuluan kanina. Yung sobrang broth po dun sa pressure cooker, yan ang gamitin natin. Oh, yan. Okay. Pasipsip natin ng kanyang sauce para manuot ang lasa. Ay, kanyaman na yun. Sa ating dila. Okay. Nasa sa inyo na lang kung dadagdag pa kayo ng bechin o hindi. Kami ni Bo, sabi nga niya eh, Nano. Hindi kami nagbe-bechin. O maglaram na ka na naman, Bugok. Pero kung gusto po ninyo, nasa sa inyo yun. Okay. Palambutin natin mabuti yung pagkinain natin para ba siyang bulak? Para bang it melts in your mouth? Napakanyaman! Tsaka nasin mainit. Ay, kumukulo na ba yung kanin dyan? Okay, after 30 minutes, eto na po siya. Na-absorb na niya talaga yung kanyang sarsa. Nanuot na sa loob ng kanyang laman. Lagyan na natin siya ng kalamansi. Pwede na nating idagdag ngayon. Dahil malapit na natin siyang i-off. Yan, ang ganda niya, no? Tingnan mo yung sarsa niya. Diba? Naglapot ang kanyang sarsa. Ganyan talaga ang aming kasadong dilang baka. Tingnan mo. Nagugutom na ako sa amoy pa lang. Oo. Meron tayong mainit na kanin dyan. Bagong bukal. Bagong kulo. Bagong kulo pala. Kaluluto pala.
Oh, pakita natin. Oh, yung pasalubong na naman natin ng mga balikbayan sa atin. Oh, pakita natin. Salt to taste. Wala man lulwal. Ayan, di mo nakikita. Siyempre, matanda ka na malabo na yung mata mo. Oh, ayan. Pagbigyan. Oh. Okay. Ay, maranok na ako. Gagal sige na. Na ako. Okay, oh, pwede na yan. Na tayo niyan. Nakikita nyo na kung paano nanuot ang kanyang sarsa sa kanyang laman. Tingnan nyo kung gaano siya kasarap. Napakalambot. Tara, kainin na natin. Tikman na natin kung gaano siya kasarap at gaano siya kalambot. Okay, let's do it. Come on, let's eat. Kuha ka na, tikman na natin. Pakita natin kung gaano siya kasarap. Oh. Yung mga kapangpangan dyan, alam na alam nila kung gaano kasarap ito. Diba? Wow! Napaka-tender niya. O, tingnan ninyo niya po kung gaano siya ka-tender and juicy. Oh, kalambot. Okay, tali. Tikman ko na. Mmm! Nyaman! Ito nyaman, ha? Gusto niya gusto itang slam, kalat, at parang konting-konting tamis dahil dun sa onions. Gawin niya nung po, may nagago ko. Gawin niyo na po ito. At sure, mapapayami kayo. Ang sarap talaga. It melts in your mouth, di ba? With rice, of course. Yaman. Yaman na. Gawin na po ninyo ito. Tsak. Mapapayami kayo. At mag-i-enjoy kayo during the holiday season. Sana po nagustuhan nyo ang aming asadong dila ng baka. So yummy. Please like, share, and subscribe at Ocampos Kitchen. Thanks for watching. We love you. Bye! Hindi ko alam buklat. Paano ito? Ay, ito pala. Tinatanggal lang pala sa ito taas. Ito ka namang mono. Magmamagaling ka, mono na ka man. Ganyan pala yung mga, lalo na si Debs, mulala siya ngayon. Oh, ito na.